Isang magandang gabi po sa lahat ng inyong tigapakinig. Ako pong muli si Josh at ibabahagi ko naman po sa puntong ito ang isa sa mga masasabi kong kakaibang panaginip na kung saan kinabibilangan o kinapapalooban ni Maningning Miklat. Palagay ko naman po ay hindi ko na kailangan pang balikan ang kwento ni Maningning Miklat sapagkat naniniwala naman po ako na alam na at na-research na rin ito ng ilan sa mga nakikinig sa puntong ito. Lalong-lalo na ang backstory niya noong 2000. Alam naman din natin na ang iba po sa mga panatiko ng urban legend ay isinali na nga po ang kwento ni Maningning bilang bahagi nito. Lalong-lalo na ng mga kwento pagdating sa mga universidad. Kagaya na lamang po ng Mary Cherry Chua. Ngayong taon lamang po ito nangyari, Sir Red. Kakauwi ko lamang po galing sa panggabing shift ko sa trabaho at dahil nga sa nakaramdam ng labis na pagod, dire-diretso na po ako sa aking kwarto at nagdesisyon na wag na munang mag-almusal at higa, tulog ang aking gagawin. Nagising na lamang ako. Wala pa yatang isang oras iyon dahil sa mga malalakas na tawanan at mga boses ng mga nakikwentuhang tao at pinakinggan ko ito ng maigi. Doon nga po'y napagtanto ko na hindi po nanggagaling sa loob ng bahay o lalong-lalo na sa labas ang mga boses na iyon. Napaka-weirdo pa noon, Sir Red, sapagkat syempre dahil sa tagal ko na rin namang nakatira dito sa aming barangay, ikilalang kilala ko na ang boses at lahat kung paano magtawanan sa aking mga kapitbahay. Kaya mas lalo po akong nagtaka kung kanino galing ang mga tunog. Minulat ko na lang po ang aking mga mata hanggang sa na-realize ko na wala pala ako sa bahay. Nadatnan ko na lamang ang aking sarili na nasa loob ng isang classroom na hindi ko mawari kung saang eskwelahan. Andun nga't napapalibutan ako ng mga estudyante at sila pala ang gumagawa ng mga tunog na mga nagtatawanan at nagkukwentuhan. Ang problema nga lang, Sir Red, nakita ko na ang lalabo ng kanilang mga muka. Doon ko na napagtanto na nasa loob ako ng isang panaginip. Tulad nga po ng aking unang kwentong na ibahagi sa subscriber si Lakbot Stories, ako po kasi ay isang lucid dreamer. Ibig sabihin, may kakayahan po ako na kontrolin at mag-isip ng kung ano na gugustuhin ko sa loob ng aking panaginip. So dahil po doon, naisipan ko na lamang na lumibot sa buong eskwelahan. Particular doon sa mismong floor kung nasaan naroon ang classroom ko. Nagtaka na lamang ako kung bakit ganito yung nakita kong eksena sa panaginip. Sapagkat paglabas ko ng naturang classroom, pagpunta ko sa dulo ng hallway, agad ay tumambad sa akin ang numerong 7. Sumilip ako sa terasa ng hallway at doon ngay nalula ako at napagtanto ko na nasa 7th floor pala ako ng naturang eskwelahan. Bumalik ako doon sa classroom na pinanggalingan ko kanina at hindi ko pa rin talaga maaninagan ang mga itsura lalong-lalo na ang mga mukha kahit isang taong naroroon. Pero alam ko mga kapwa ko sila estudyante sa panaginip ko. Pero ang pumukaw lamang ng aking atensyon, ang bukod tanging estudyante na naaaninagan ko mula sa kanyang mukha hanggang sa kanyang paanan ay ang isang babaeng singkit. Mahaba ang buhok, may kalaparan ng labi, nakangiti ito sa akin. Ang napansin ko lamang nakakaiba sa kanya ay para po siyang may sariling liwanag. Purong puti ito ngunit hindi naman ganoon nakakasilaw. Napasinghap ako nang maisip ko na parang nakita ko na ang itsura niya. Pamilyar sa akin kung sino siya. At doon ngay nahalukay ko sa aking memorya na hindi rin ako pwedeng magkamali na siya si Maningning Miklat. Napabulong ako sa aking sarili
at sinabi kong, "Si Maningning yun ah." At tila ba narinig niya ang aking mahinang bulong na iyon dahilan para mas lalo pang lumapad ang kanyang pagngiti sa akin. Sa halip nga nangitian ko siya pabalik. Kinilabutan ako, Sir Red. Dahil doon, agad po akong tumalikod at para bang merong malakas na puwersang humahatak sa akin na papalapit sa kanya. Para bang namamagnet ako na tunguhin yung kanyang kinauupuan hanggang sa nagtataka na lamang ako dahil kahit anong galaw ko ng sandaling iyon ay hindi na ako nakakagalaw. Hindi ko magawa kahit ang aking daliri sa kamay. Ito po yung kauna-unahang pangyayari sa akin na parang hindi ko kontrolado yung mga nangyayari sa aking panaginip. Hindi ganito yung lahat ng aking napapanaginipan. Para akong binabangungot sa loob ng panaginip ko. Sobrang lakas po ng puwersa na tila bang umaakit sa akin at pumupulupot sa buo kong katawan hanggang sa parang nararamdaman ko na yung puwersang iyon ay nagmimistulang malalaking kadena. Ganon yung pakiramdam. Sa paglalapit namin, nadatnan ko na lang ang aking sarili. Ang aking labi ay nakalapit na sa tenga ni Maningning at hindi ko pumawari kung bakit ko sinabi ang mga sumusunod na salita. Para bang inuutusan ko siyang gawin ito at hindi ko alam kung sino ang nag-uudyok o baka may sumapi sa akin ng oras na iyon. Ang sinabi ko kay Maningning na kapag lumabas ka ng silid na ito, pagsapit doon sa 7 minuto, dito sa 7 palapag, kailangang tumalon ka. Tumalon ka! At nagulat na lamang ako dahil talagang ramdam ko si Red na may kumukontrol sa aking iba. Alam ko rin na hindi ako ang nagsasabi nun, pero isa ang tiyak, boses ko ang narinig kong iyon. Hanggang sa napatakbo na lamang ako at nakakuha ng buwelo para makagalaw upang bumaba na sa naturang gusali. Masyado ng creepy at napaka-weirdo na nang nangyayari. Sa halip na ako ay makatuloy sa hagdan, napatulala na lamang ako nang makita ko kung paano lumabas si Maningning sa naturang silid na pinanggalingan ko at pumunta siya sa mismong terasa. At isang kisap mata lamang, Sir Red, kitang kita ko mula sa kinatatayuan ko kung paano niya talunin ang 7 palapag ng gusali. Hinding-hindi ko po talaga makakalimutan ang itsura niya nung siya ay tumalon hanggang sa siya ay bumagsak. Rinig ko pa nga mismo yung pagkabali at maging yung pagkabasag ng bungo niya mula sa mataas na gusali. Gayon na rin yung pag-alingaungaw ng mga sigawan ng mga estudyanteng nasa baba na sa aking pagtingin ay wala pa rin mga muka. Malabo. Pagkatapos po ng senaryong iyon, hindi ko na rin po binalak pang muling tignan ang itsura ni Maningning mula sa pagkakahulog at pinilit ko ang sarili kong gumising. At sa awa naman ng Diyos ay nagawa ko. Pagkagising ko ay gayon na lamang ang pagkagimbal ko kung papaanong sa dinami-dami ng pwede kong mapanaginipan ay yung mismong nangyari pang iyon na maituturing ang urban legend sa Pilipinas. At inyong napakinggan ang tampok na One Shot Tagalog Horror Story. I-like, mag-comment at i-share ang episode na ito sa inyong social media, mga certified kasindak. Huwag pahuhuli sa mga bagong kwentong katatakutan dito sa ating channel. Kaya pindutin na ang subscribe button at ang notification bell. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories.